Hello, what's up mga ka-cyber? Ito na naman po tayo. May topic natin ngayon ay hard disk test. So, about hard disk. Different kind of hard disk na may mga problema. So, para makakuha kayo ng idea kung halimbawa nagahang, hindi ma-format. So, maraming klase. So, ito yung tatlong hard disk. May apat pa dito. So, bawat isa ay may mga kanya-kanyang diferensya. Hindi ko lang alam kung may nagana pa dito. Feeling ko, meron pa yata. Pero, iba-iba ang sintomas. So, yan yung topic natin ngayon. So, lagay natin dito. Kita nyo. So, ito naman ay WD na 80 gig. So, simula na tayo. Titest natin to isa-isa. Pero, iba-iba ang sintomas. So, makakakita kayo ng mamaya ay isa sa kaparehas na kagaya ng problema sa hard disk nyo o sa personal computer nyo. So, ano lang to. Para may idea kayo kung ano ang dapat gawin. Kung kailangan na bang palitan, mamaya same effect ng problema nyo. Okay, simula tayo. So, unahin ko tong WD na 80 gig. So, ayusin ko lang para hindi makalat. So, naka-open na po yung ano natin, computer. Ayan. So, ito yan. Sasaksak ko lang to sa SATA para ma-check natin. Okay, saksak natin, no? Dapat to pinapatay muna then bago nyo sindihan. So paro ito yung hard disk, may vibration. So nararamdaman ko, buhatin nyo. Pakiramdaman nyo kung umiikot. So, para itong hard disk na to ay nagki-click. So, may clicking sound na issue. Ano? So, may clicking sound siya. Naririnig nyo ba? So, paparinig ko sa inyo para... So, may clicking sound. So, hindi yung magandang sign yan. So, check natin sa computer kung... anong problem niya. So far ayan not detected. Yung clicking sound na yun ay not detected. Check natin yung isang pang test na ginagamit ko. Kung ano magiging ano niya rito, sintomas niya. So dinidetect. Usually ganyan, mabagal. Mabagal kapag ka may problema. So ang tagal ng detecting niya. So hindi normal yan. Kasi hinahanap niya yung pinaka nag-e-error na hard disk. So pinipilit niyang i-detect yung hard disk na wala naman siya ma-detect. Yan. So no, not detected clicking sound. May power naman kasi nagba-vibrate. So tanggalin ko na. Kuha naman tayo ng bagong hard disk. So, imamark ko sa kanya ay clicking. So, nagki-click. Ko na lang ng clicking. Ibig sabihin ng clicking, may nagki-click, may power din. Ibig sabihin, magki-click siya dahil nakapasok yung power. Kung hindi nakapasok ang power, wala kang maririnig na ganun. So, iba naman yung not detected na rin siya at the same time. Ito naman, Seagate 160. Ito, no power naman, mga ka-cyber. So, isang no power to. Pakita ko sa inyo, no power. So, ang problem, no power, no vibration, asing walang pumapasok na power.
So hindi umiinit yung board, kailangan nararamdaman mo yung mga part na yun eh. So as in wala akong maramdaman, walang vibration. So dead na ang isa nito. Posibleng circuit ang may problema dahil dito pa lang hindi na pinapayagan pumasok yung kuryente. So mukhang nasa board. Okay? So pagka ganito, hindi ko na itinetest sa ano yan, sa pantest natin dahil useless, wala tayong madedetect. So tatabi ko na to, sinulatan ko na kanina to, no power. So walang power to. Ito naman ang 160 na WD. So far, ano ba ang test ko rito? Hindi ko na pa na-test. Okay. I-check ko ulit. Pakita ko sa inyo. Kakabit natin. So dapat to, pinapatay nyo muna yung power bago nyo i-start. So yan. Check natin kung madedetect siya. Once na may na-detect ko tayo, kahit na may problema ang hard disk, susubukan natin i-format yan. So, indication, mabagal. Nagiging problema ho yan, once na nagkabit ka ng may problema ang hard disk, bumabagal. Or minsan, mabagal lang talaga ang computer. So, yun. Detected siya, 149 gig. So, kita nyo. Check natin sa pantest natin. Okay. 92%. So mababa ng isang ito ah. Kita niyo ba? Okay, lapit natin. 92%. 8 days. Ay hindi, 0 days. And 1 hour. So halos bago to ah. Hindi pa nagagamit. 1 hour lang nagamit tapos nagka-problema na. So ayan oh, 160. Ayan yung model number ng hard disk. WD-1600AAJS. So, hindi. Ayan po siya. So, kita nyo. Wala ako tayong pinalitan dyan. Ha? Hard disk lang ang papalitan natin. Same USB, same keyboard, same memory, same processor, same SATA power, SATA data. So, as in same lahat. Hard disk lang ang pagpapalit-palitin natin. Okay. Check ko ulit. Tingnan natin. Mamaya itatry natin i-format tong 92. So 92% siya. So shutdown ko muna. Restart. Okay. Ayan. So ito ang itsura ng 92%. So susulatan ko ng 92. So 92. So ayan, sinulat ko lapis lang ah. May nakasulat na 92. Medyo malabo eh, lapis lang kasi. So ayan, kita na ba? Ayan, medyo aninag na, 92%. So para mamaya babalikan natin to, itatry natin i-reformat to. So next tayo, proceed naman tayo sa 500 gig. So ano bang problema nito? Limutan ko na. Check natin. So kakabit ko uli yan. Okay. Kabit natin. Power. So una, hawakan nyo. Kung may vibration, may power, ibig sabihin may kuryente pumapasok. Parang wala akong maramdaman ah. So check natin sa monitor. Okay. So meron tayo na encounter na clicking. 92% na health. Tapos yung isa ay no power. So mga na-encounter natin. Maganda to na experience natin yung mga ano, napapakita ko sa inyo. Ayan, no, wala siyang na-detect na hard disk. Then, check natin.
ini-scan pa ho, ah. Tinitingnan natin kung may mai-scan. So ito ho, may na-scan. Hindi siya detected pero na-scan yung ano niya, board niya. So ayan oh. Makita ko sa inyo. So smart, accessing smart. So yung smart niya ang chine-check. So mukhang may problema 'yan. So ayan. Question mark. Medyo yan, question mark ang nakalagay na yan sa blue na yan. Ito, question mark yan. So wala siyang ma-detect, pero nababasa niya na may sinaksak tayong hard disk. Ang model ng hard disk ay yan, ST M13. So okay. Nasa PC ako. De another check tayo. Asan na ba yung mga na-test natin? Ito nasa ilalim. Okay. Shutdown ulit natin. So detected pero walang rotation ng rotor, umiinit ang PCB. So printed circuit board. So umiinit. So indication na nakakapasok ang power sa loob ng board. Hindi lang nakakapasok sa loob ng motor. Itong isa naman, mamaya na to. So ito, different kind of problem ng hard disk to. 500 gig na Seagate. Ano ba to? So question mark. So ito, pinapakita ko sa inyo ang iba-ibang klaseng problema sa hard disk. So kinabit ko na. Ayan, nakakabit na. So check natin. Minutes. Okay. Wala na naman na detect. Tingnan natin kung may ma-scan tayo. Si Sentinel kasi ay ini-scan niya yung circuit mismo, mga IC. Pinipilit niya makipag-communicate kahit hindi gumagana si hard disk. So siya yung nagbibigay ng hint kung anong problema. Si Sentinel po ay mabilis ang tingin lang, hindi ho siya yung nag-i-scan ng matagal. Roughly estimate lang. So kung 92%, hindi niya sinabi sira. Pero may once na nagkaroon ng problema na sinabi niya na 92%, nagkaroon siya ng error in his lifetime. So kung kailan yon, hindi natin alam. Yung ngayon, na-i-correct yung mga ganun. Ini-scan lang sila para may correct yun. Mamaya kasi nagkaroon ng problem sa data. So, kinonsider niya as naging bad sector. Okay? Ito naman po yung isang 500 gig. Wala tayong ma-detect. Question mark din. So, parang kaparehas nung isang tinignan natin kanina. Okay. Next naman tayo. So, ayan po. Pinapakita ko sa inyo ang iba-ibang problema. Wala rin akong nararamdamang power, so parehas silang dalawa. Ito yung wala yatang power din. Hindi, ito yung 92%. Parehas 500 yung naglolo ko. So question mark. So lagyan ko ng mark para hindi tayo maligaw. So question mark din to. So question mark din lagay natin. Although may nakalagay na kanina, pero binura ko yung mga dati. So question mark. Para palatandaan lang natin. So question mark din to. Para mamaya tingnan natin kung ipo-format natin yan, mapo-format. Kung hindi, so may problem. Makikita nyo yung eksaktong sitwasyon pag pinormat ang sirang hard disk. So ito not detected, no? Nakalagay. So dating sira niya, check natin. So hawakan niyo yung circuit. Kung nagiging warm, okay yan. Ibig sabihin nakakapasok ang power. Kung walang warm, hindi okay yan. At kung sobra namang init, di rin okay yan. So far wala akong nararamdaman. Parang hindi pumapasok ang power.
So wala. Wala. Uy, meron banda rito. So may mainit konti banda rito. So balik tayo sa ating monitor. Aha. Check natin kung may ma-scan. So mukhang wala siyang ma-detect ha. Sa bagay na no detect ang nakalagay. So wala. Okay. So balik natin dyan. So wala siyang na-detect. Aha. Not detected. So dalawang question mark. Yung not detected dito ko nalagay sa gilid. Hindi natin mapoformat kasi yan. So gusto ko ipakita sa inyo yung may problema pag pinormat. Ito yung 92. So ito working pero 92%. Check natin mamaya kung ano magiging response niya pag pinormat. So ito 14% na lang to kaya pinahuli ko. So ito yung pinaka worst na hard disk na buhay pa na hindi natin alam kung gagana o ano. So check natin yan ha. So okay. Balik natin sa monitor. So 14% yan dati, ewan ko lang ngayon. So 250 gig siguro to BC Sentinel. Oh ayan o 14%. Pakausap ko sa inyo ha. So 14% Seagate. So may weak sector. Ayan. So ayan yung na-diagnose sa kanya. So still gumagana siya. Madedetect nyo siya. Punta kayo ng BIOS. Mababasa nyo yung hard disk na yan. So yung panong test natin nandito sa USB nakalagay. So yung program na ginagamit ko ay nasa USB yan. So medyo worse na to, 14, pero still functioning. Yan yung gusto kong ipakita sa inyo na hindi porke gumagana ay working. So nagkaka problema yan. Okay. Itatry ko itong i-repair gamit ang aking ano Regen HDR. So ayan yung umpisa kanina. So tatry ko i-scanin kung may scan tayo. Scan with and without repair. Okay. Scan and repair. So baguhin natin yung start. So dito tayo sa umpisa. Button na. So dapat na hold dyan. So scan. Check natin. So 14%. Importante yung sa pag-scan na to. Kailangan yung first 10% or more or less ay working. So kung sa umpisa na yan ay sira na, based on my experience, pag dyan ako nakadetect ng problema, usually hindi na natin mai-installan ng system yan. So may na-detect siya, bad sector. Ayan, pakita ko sa inyo, close up ko. So nakadetect siya ng bad sector, dalawa na sa 1.50%. So yan, ini-scan niya. So ang kinaganda dun sa bad sector, na-repair niya ho. Na-repair niya yung bad sector. Ang problema sa ganitong proseso, mahaba ho ang ano nito, oras para igawin. At hindi pa sigurado kung marirepair. Ano lang yan, para ma-check lang kung pakikinabangan pa ba o tapon na. Yun lang yun. Kung bakit tayo nag-aaksaya ng oras, i-scan to. So, kung ano mang kainatnan, yun. Doon tayo magdidesisyon kung junk o bigyan pa natin ng chance. So far, 3.7, nakadetect na naman siya. Bad sector uli. So, tatlong bad sector na.
na-repair. Oh, apat na bad sector na. So, na-repair uli. So, apat-apat. So, mukhang maraming ano to. Since sabi ko nga, medyo mahaba-habang proseso to, matagal-tagal to. Medyo ikakat natin to mamaya. So, popost ko muna yan hanggang matapos. Pero, for the meantime, explain ko sa inyo, ano ba to si bad sector? Ano ba to si, ano, mga problem na to? Ito ho ay, madaling analogy nito ay isang papel. So, sample lang ko kayo ng papel. Mayroon ba akong papel? Ito. Ito. So, ito po ay isang papel. Ayan, papel. So, ang hard disk po, ayan po yung per sector. So, kuha tayo ng lapis. Asan ba yung lapis ko? Ito. So, ayan. Yung mga per sector na yan ay ito yung sector ng papel. So, kung lalagyan natin ng box-box to, so, lalagyan natin ng maraming box. Ang mangyayari ho, limbawa, sample ko lang ha. Ayan, okay? So, nilagyan ko siya ng box-box, hindi lang clear. First box, ito yung unang sector. Second sector, third sector. So, ito yung mga sector na iniscan niya. So, bad sector, ito yung nakikitang bad sector. Venting bad sector. So, kung sinabi natin na limang bad sector ang sira, bibilang ka ng lima, 1, 2, 3, 4, 5. So, limang sector yan. Ngayon, kung sinabi naman na pang-apat na sector ang sira, bilang tayo niyan. Pang-limang sector, 1, 2, 3, 4, 5. Ito ho yung may sector na sira. So, butas. Kita nyo ba? May butas ho. So, bakit ba? Para saan ba yan? Paano bang naging magkapareho yung analogy na yan? Halimbawa, ang hard disk po ay dyan tayo nagsusulat ng data. So, sample ko sa inyo. Yuko ko lang konti. Yan. Para hindi tayo nakataas. So, dyan tayo nagsusulat ng data. Kaya natin, yan ang pinakamalapit na explanation ng papel. So, ano ba yung sinusulat natin data? Halimbawa, mga file, folder, picture, drawing, mga documents. Halimbawa, documents, A. Tinago ko sa area ng sector na yan, yung A. Ngayon, nakapagsulat ako. So, okay to. Itong sector, okay. Pero tingin nyo dito sa may butas na to. Makakapagsulat ako ng A dyan. Subukan ko. A. So, hindi mo ma-recognize kung A siya. Pero may makikita ka nakasulat. So, yan yung nagiging problema sa hard disk. Hindi porke gumagana ay working. Ibig sabihin, yung mga sa area na pwedeng sulatan, yan ang sector na working. At ang area na marumi na, pudpud na, butas. Pero syempre, sa hard disk walang butas ha. Kumbaga, sira na, hindi na ho pwedeng sulatan yan. Kahit anong gawin mo, hindi na masusulatan yan. Ito, may malaking sira. So, tagus na oh. Tingin mo makapagsulat ka pa ng letter dyan, hindi na. So, yan po ang bad sector. Pero dito, makapagsulat tayo. Ang problema, sabi ko nga kanina, ang pinaka-importante para sa akin na dapat working ay ang unahan. Kasi ang unahan ang nilalagyan ng ano, Windows. So, yung likod, ano yan, backup area lang yan. Yung dyan nilalagay yung mga data files. So, sa bandang likod, okay lang. Ano ba yung nasa unahan lagi na sulat? Diba, heading? Oh, dear Kasiber. So, dyan malalaman yung heading. So, importante, introduction yun. So, magagamit mo siya pang sulat, pero sa part ng heading, para medyo decente, diba? So, hindi na siya magiging letter kung wala yung mga heading-heading na yan, mga margin-margin na yan. So, ordinaryong papel na lang siya na pwede mo sulatan kapag ka working pa siya na. Pero wag importante yung files ang ilalagay nyo. Okay, tinutur ko lang kayo sa mga posibleng problema sa hard disk. Ngayon mukhang, sabi ko nga, medyo matagal-tagal to. At in-explain ko na yung dapat nyong malaman. Mamaya, susubukan natin i-reformat ang may mga problema. So, kung may similar na problema sa computer nyo, so,
baka matalisod nyo. Alam nyo na ngayon kung ano nagiging problema. So, malamang one of the suspect yung hard disk nyo. Mamaya, pa-format natin. Titignan natin, detected naman. Bakit tayo ma-format? So, yun. Yun yung mga part na gusto natin subukan para extra knowledge para sa mga ano natin, mga nakikinig sa atin. Or baka hindi ko na rin tapusin siguro. Pero proceed tayo sa reformat. Kasi kung antayin pa natin, matagal yan. So, reformat, epekto ng may bad sector sa reformat, titignan natin. So, check natin, no? Kanina, 14% siya. Tignan natin kung nag-improve. Escape ko na siguro to. Sayang oras. Okay. Busy. Okay, 14% pa rin. So, walang improvement. Okay, re-reformat ko to. Para makita natin yung epekto ng ganyang problema. So, ito yung USB ko. Palitan natin ng pang-format. So, palitan ko ng bootable na pang-format. So, tested ko to. Nag-format ako kanina dito ng board ng hard disk niya talaga. So,